Sounds pa lang. Hymn number 17, At Calvary. Thank you.
Hymn number 4, Leading on Everlasting Arms. Oh,
My soul refused to be comforted. I remembered God and was troubled. I complained and my spirit was overwhelmed. Thou holdest mine eyes, walking, awaking. I am so troubled that I cannot speak. Verse number 5. I have considered the days of old, the years of ancient times. Call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search. Verse number 7. Will the Lord cast off forever? And will he be favorable no more? Manisulti no number 8, verse number 8. Is his mercy clean gone forever? Does his promise fail forevermore? Hath God forgotten me? Be gracious. Hath he in anger shut up his tender mercies? And number 10, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the night, a right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy words of old. I will meditate also of all thy works and talk of thy doings. Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared the strength among the people. You know, Ama, talagang itong Lord Jesus, thank you, kahit binomo sa inyo sa paggamit na Lord niya, mamayon mo magdala sa kapulong Lord niya, o ipulbahin mo Lord, o may kaalam, nangibaw ka sa atong limitasyon na Ginoo, o ganag-pray ko Ginoo, kahit posible din mo Lord, na mamay mo, mag-share lang sa kinig, mag-pray ka ng pinahin, Lord, equip me with your knowledge, and your spirit, Lord, and guide. Lord, mag-pray ko sa kapulong mo, laki ang Jesus, may mag-pray. Amen. Year 2023, I know all of us, we have different experiences. Daguhan ka itang mga kasinatian sa milabay tuwing. Siguro sa kuhan sa amo sa media, ay ganun ka mo galing siguro nakatintip, nakatawan ng mga ninyo nga. Sa mga television, sa radio, sa mga media outlet, international, even national, nami mga portion na ipagawas nito pa ng year-end report. So, kapag mga highlights ng magandang balita within the year, pagkaloon na sa katapusan, sa tuwing, ipagawas na siya, i-recall na siya, makita nato na doon ay mga, doon ay mga pagkita mo sa mga pangalitan sa kalamidad. Sa 2023, ganun kalamidad na niyari na to. O isa na ito, itong last na, kahapit yung December na ba ito? December na ito, mas ito? December na ito, niapas pag ito ng ilo. Niapas, ang ito, wala December. Wala yung mga, wala yung mga, okay, kay December na ito, lino man yun ako. So, daglan kayo, actually, ang 2023, daglay kalamidad ni Abo. No? Daglay kalamidad ni Abo. Now, kung kalamidad na natin isutan, also, about sa mga balita, sa mga tao, popular, mga artista ko noon ay namatay, artista na nagulad, it's a man sa 2023. Kasi? Ha? Si Katnil, di ba? Kaya sila mga, kung ano yung trending news na siya, kapag abon sa iya, eh, maminumduman na siya, no? Mga dagong balita sa 2023. And also even people, prominent people and countries sa 2023, di ba, dakong kulbos sa kumbat sa kwan, basta mo sa Israel o sa kining sa Gaza, pati na ang Russia, 2023 na ito. 2023, so dakong kayo na mga man sa 2023, dakong kayo mapakita mo kayo na mo sa 2023. Now, siguro, ang mga prominent
people kayak Pak Presiden sidang kayak sila si Kuan sila si Russian President Putin sidang kayu we unon berbis news katong sa setelah kalaban sa Ukraine oh sikat sa kayu sila oh sikat kuma Kuan ang Israel sikat sa Israel mga Hamas so mga prominent people na marikot na siya pag-iirin mga dili maayong panghitabo kasi ganyan na ito apang mahinunduman sa itong kinabuhi ang gantong mga dili maayong panghitabo dali kayo na itong mahinunduman now, aritas ko na aritas sa atong kinabuhi no? Kung i-review na ito ang kinabuhi na ito sa 2023 kung sa may nakahitabo unsa kahit naa sa iyong listahan. Kaya kami sa media na may listahan nga nakabunta sa mga gagawang pangitabo sa 2023. Unsa mga, think now, unsa may mga pangitabo sa mga ginabuhi sa 2023? It might be, dunay victory. Maybe victorious ka sa 2023. Madaubod ka sa 2023. Listahan niya. Unya kayo doon naman sa videos. Ang buhay, di man maligaya ng failures. Ano? Tao man ta, di man ka-perfect. So doon na kita yung mga failures, sa sabi-sabi failures, ng mga kapatyasan. Dapat kita kapatyasan, especially sa mga Christian life, we have a lot of failures sa mga Christian life. Even guy, sa ko personally, pakyas ko pagbasa sa Bible, pagpasaya ako para sa... oh. Pero pakyas na kita kapatyasan. Examine yourself, try to review your life in 2023 dan hantar kapakyasan ganyan ka po sa itong kinabuhi. No? Especially financials. For me, siguro 2023, itong asumik ka ay parang ako, financial eksputan. No, unlike ito, naglabay ang mga katuligan, pero that's part of life. Katawa, hindi ako ta. No? Di maghina na itong maligaya na yun na. Now, doon ay mga discouragement. May mga discouragement, siguro na-discourage na ka ay maybe na yung Christian ka, huwag kapasar pagkawal sa exam, board exam, huwag ba ka kapasar sa final exam, or na huwag ka i-apply ang trabaho na huwag na huwag ka. Sometimes you feel discouragement. Di po na malikaya kita, huwag naka-discourage kita. Oh, sometimes yung mga naka-discouragement sa failures of the life, di na maging natin may munduman, may nagigino. And sometimes, mubasok pa tas gino, di ba? Mubasok tas gino, may gino. Kasi babaya ko, faithful ba ko? Hapit ba yan ko? Mayin ba ko sa masikata? Maka ako pa kayo mong ginali. Na agin na, di na malikaya na to, we have to blame God. And that's the content of this Quran Psalms. No, ang Psalms na ito sa mga Psalms. As in, David, no? Psalms of David. Ang psalmist ini, na si David, oh, kita ka na ito ngayon sa itong ibasa ko kanina, nagkuhan siya yun. Gimamaya niya ni Noo. No? Gimamaya niya ni Noo. Sa so, Quran, iyang isulting kanina. Now, ano na po kay mga nahitabupon sa itong kinabuhi sa 2023 nga nakaingon na ito nga dili maayo ang Ginoo nako. Nabakan na. As Christian siguro, people Christian, di more dili may tabo. Pero di ta kapasali as tawano na may tabo na kung doon na magaling ang tabuhan sa tao. Because David mismo, siya mismo, nagbasol sa Ginoo. Di ba? Oh, pero mo lagi kinabuhi Kristohano di yun mawala ang mga pagsulay mahatong na mong ginaghapos ang pagsulay bisan pa kung sa kalisod now salamat sa Ginoo na lang bisan pa kung gagawa ano bisan na ayon mga pagsulay na ayon mga dili pa ayon pakita mo sa mga kinabuhi but still God is faithful to us kaya sa mga kasutihan na kung hindi na po kay problema mga kaibigan God, you're always faithful to me. Thank you, God. Pag-isod. 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 Salamat kayo mo niya. Nag-hila ka ba? Nag-hila ka ka. Isulti. Salamat kayo. Uli, isulti.
Pero ang mga lagi na challenge, hangit mo doon sa ito ang pagtuupon, no? Nga inhanglan ka mo barong taas Kristuhano. Hinuha na, maayon mo din ang inuho. Ang kayo sa iyo, he has never stopped being good. Oh, kasi ako'y pagkundang ang iyan na maayon na ito, and he never stopped his faithfulness unto us. He has never stopped his blessings unto us. Even though nakita ko sa marinig na ito, makita ang kaayos nito sa itong kinabuhi. Kaya pala dito ako isutan ka ganila. Mas mapalabi na makita na ito ang problema nito. Ang mga nakita mo sa itong kinabuhi, especially sa last year. Now, na may episode din eh. Kuan man, kanang namagoy pagkita po sa ato mga. If we talk about blessings, natin tayo mag-iampo sa Ginoo. Maybe nag-ampo ka million this. Hindi, mag-ampo ka rin. Dito kami ngayon, nag-ampo ka ta. Diba? Dato ka na ito milyonis. Nag-ampo ka milyonis. Pero ang ilatang si Ginoo yung milyonis, maybe, this is like me, ang pinagang katransaksyon-transaksyon na may kuwaga, sudlan. Ito nga, umuha na ito kong katransaksyon. Yun, magiging mukha ni Madalama ito. Kanindot naman ang milyon. O, oh, ako ang milyon. Pero, sometimes, may pag-iunala na ito, bitaw mo ka. Nag-ampo ka na, mo-abot na, pero wag ilatang sino. Pero, itagaan ka, mag-iyaw. Pero, makita ko na yung mga itagaan ka, mag-iyaw. Mas makita ay mga Lord na naman, malimunin niya ang kamakyasan ka niya sa inyong sa inyong God. Huwag hindi mo maabot ng 1 million, hindi mo na. Ah, huwag hindi mo pasulatin. Pero gano'ng ihatag sa inyong na good health, huwag hindi mo kayo makita. Di ba? Ikaw naman ang tapos sa rin. Inalang pa. Nag-ampo ka o kwan. Nakita, nag-ampo ka o fortunero. Huwag ang fortunero. May guess fortunero sa kiyan. Mahalur yung fortunel. O niya kaya hinatag sa imo kay motoraman, nakapalit fortunel na niya ang motoraman. O sa hindi ka makakita ka ng motor, blessing ka sa Ginoo. Kaya kayo mong ipangayang fortunel mo ang hinatag, pero motor, di kaya ka maka-appreciate. Di ka maka-appreciate kay mga mga hinatag sa Ginoo. Ang mas makita na ito, kato na ito, ang fortunel na ito, ang hindi mo hinatag. Di ba? Inanap tapos ang may. Inanap bubukan pag itong tuwi 2023. No, muna yung atong ekwano, nga, usahin mo nung tawagin ang atong tawahanan na pagbati, no, kung maabot na ang panahon sa maana, mulut na ba itong tawahanan na pagbati, we have to blame, sometimes blame, doon na ko ang ako yung sunan na masahan. Actually, yan ang news pa ito muna. Ito dito may graduate man siguro ito, pastor, o ito, anak niya nga, kung lauti ba ito niya. Murag, sa kalisod niya, paningkabo din siya na makapuman dito siya ay anak. Agwi niya, napatay ng Ginoon. Ibig sa graduate na napatay ng Ginoon. Gabong kayo paglaon. In front of the camera, di ikon niyo laman. Pero makita niyo sa amahan, sa naon sa amahan, ang kasakit din kain niya na nawa niya na siguro kasi buktong to arang, may matibisaligan ng mga kapas nila. Nga dahil lang siya, nag-iikon siya na di na kumutuo Diyos, di na kumutuo Ginoo. For us, magtanong niya, kadautan pa natin, but we cannot blame him. Kaya atong panahon na nasa sa kasakit. Di ba yung basta ba sa papangyay, bakit yung panahon na? Wala ka kabalo sa right after ito magsulti niya, kinulusul siya. Pero atong na panahon na, muna na usapin sa mga nakita ko sa mga kinabuhi, magka-blame tas Ginoo. Parehas lang sa Psalms na si David, ngayon niya ganyan. Sa tayo ngayon kanina? Sa verse 7 to 9. Patulong daligyan ang pagbalik. Verse 7 to 9. Ano ito? Pinagbilit mo siguro? Ilagyan ang Bible. Pastor, yun yun yun. Hindi na, actually na, yung Bible. Nagka-Bible sa balay. Mas dali na ako kay sa lupon ko na nanahon.
be figurative no more. Di kita baku pabulan yung Dino. Gabahay na si Gabaso na siya, bro. Oh, si David, grabe ba yung faith si David? Kung atong tanawa na parang ini David, grabe faith. Pero gimahay niya Dino ko anin. No? Sa number 8, in His mercy, clean God forever. Na wak na pag-ibong kanoy Dino. Ano siya, bro? No? Ay, kung kita makita, di po tama kaya na kung maabot ang mga sakit na grabe niya. Now, number 9, had God forgotten to be gracious? Wah, dalita na bas ito ang kanang pagka-grasyahanon ba ito? Had He in anger shut up His tender mercies? Wah, na ba di ay kay kaluboy na mo? Di ba? Na wah, na ba di yung kaluboy? Muni yan isuntin. Now, epa, number 10, I received this in my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Yun ang mga isunan. Mga, napakarap ko na, nadala ko para sa gawas kay isunan. Brethren, mga isunan, mga gano'n. Kung ano ba? Kung unsa yung mga nangitabong nato sa 2023, mga kapakiyasan, kung yan sa mga kininitawag nato, kung kalampusan, kung ato magulang ikuan, ato nang isulat, no? Kung magsulat ka, ato ang balansin ba versus kayuhan versus daotan, ang kasagaring masulat nato, ang ma-remember nato sa man, ang mga daotan na itabusin yung pinanguhi sa 2023. Kasagaring yun, kung ato isulat, pero wag na magkat, wag na ito una-una ka, na mas daghati ay ang maayo na ginatak sa Diyos sa kinabuhi kaysa rin maayo. Amen? Oh, mas daghan ang maayo na ginatak sa kinabuhi mo kaysa rin maayo. Maybe failure ka sa 2023, maybe discard sa 2023, maybe daghan ka ayaw mga pagsuway sa 2023, pero kung ako ipulisulat isa-isa, pagkadaghan sa kaayo na ginatak sa kinabuhi na ito, pero wala na ito makita. Diba? So, kinahanglan na ito na makita sa 2024. Kaya ipadayan ka. Now, ang dibasa na ito, verse na ito, 7 to 9. Now, padayan ka. Let us remember nga God will never relinquish His throne because of what happened to us. Bisan pa kung sa'yo na itabong sa ato, na madyan ka, ingon ang itunglong nito, ang tumos nito, pero God will not relinquish His position, His throne as God because of ano? Magpabilin dihapon siyang Kino o magpabilin dihapon siyang Diyos o magpabilin dihapon siyang that He is in control of everything in this world, especially to your spiritual life. Bisan pa kung sa'yo na doon na ito, pero naaagay pa na pabingin ang hiyapo, kaya bisan pa na, naon sa kanya, wala ka patungos ginawa, kapag ginawa, dinalik ka, doon na ito, adik na lang kung maging ito, naon na lang ko sa doon rin, na maging, lahi na lang maging ito, hindi rin, di matato na lang ginawa. God is still in control of everything. Bisan pa mga nagkaguliyan na ito, mga naso dito, bisan pa mga nagkagira na, but still, God is in control of everything. Amen? So, muna atong nga i-pirmin muna ang naon. Oo. That God is still in control of everything. Now, sa pagka ginoon, nilipid siya managuan kay siya magkinaguan, pinakataas, siya magkinagigit, siya magkinaguan Diyos. No? Now, ang nakalim doon sa Psalmist kay, look at verse 11. Usa to'y isuntin this verse 11. Bigyan sa kami makabasa sa verse 11. Yan sa'yo makabasa sa verse 11. Sige, sige pa na pastor. Ang akong ginong duman at pagkakupan sa Dino ko, so siguro ako na akong ginong duman ang imong mga nagulungan sa karaan. Oh, tanawara. The wonders
the wonders of sumani, wonders of God. So after niya gibasol ang Ginoo, after niya gikuan ang Ginoo, gi-question ang Ginoo, kay sometimes mag-question ko ta. After niya gi-question ang Ginoo, hindi bawi pa siya. Niya na rabun siya nga, kuan, niya na rabun siya nga, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Kaya nga naman eh, sa 2023, ganda na kapagkasa, sa 2023, ganda na yung problema. Katong 2022 na eh, yung lesson ka, dito na yung dugi. Di ba? Oh. So the wonders of old, hangin mo niya. Siguro, ani, napalapag si baby, medyo na siya, question sa Ginoo, pero nahuna-huna ka niya, pwede ay kayo kung hindi mo ang Ginoo na mauna. Sama sa na ito, kung panagita ka naman, pakyaso ka tayo, isulta sa 2023, sa 2022, 2021, 2020, or sa patong year, nag-bless ka, wonders of God na, hinunduma na ito. Di kayo kung sa'yo nag-ibalintan pa na ito, di ba ba sa pangunin ko, ganyan din yung panis na hulay, mga kapakyasan sa pagkinabi, mas dahan ang pagkinabang isulat na ito, kaysa ka itong mga ayun na nangyayari sa Ginoo. So, muna yung konsyen na dahil, kaya kung ato lang hinunduman at kaayos Ginoo, I will remember the words of the Lord, surely I will remember thy wonders of old. No. Now, I will meditate also all thy works and thy talks and thy doings. So, ikanatang si David, gibawi ba niya kaya nalibaw siya nga katong tanan gibuhat sa kinabuhi sa Ginoo kay aron nga makita po nato nga mga festival kay kung wala kay ko ana dito ta makasigla maka uy inana dena inana hinumduman ko na usa ka karon nga dito kay tong di atak sa Ginoo ra iwa nimo wala pa po na sa buwan bitaw ka na bitaw na kay na kay amigo tapos ka ning imong amigo yan to una sige gyud ka tabang niya. Sige, tapang, kasi kuhan, kasi yung problema, matapang ka niyo. Nagkukunin mo para niya. Pero kapag ang panahon na nagkabang, nagkabigil mo, iyan na lang yung giaway. Giaway na kanya, kaya nalit ako sa kawa ka mga atag sa hindi pa kayo. Pero, nagkukunin niya. Di ba? So, dapat hinundungan, kaya ka na, di ka na ba ginakainundung? Kaya naman, mabigyan na rin mo, suposin mo, asuko, naging nasa sa'yo mo. Oo. Pero, hindi kayo, ito po na, kung inunduman niya itong mga nahin mo ngayon, ay hindi, kung suko niya, kaya ako, mag-re-re-re. Ako, pinatabuhan ng mga natabangan ako. Pinanay na pag-graduate ako. Nga, girlfriend. Ito na, pinanay na pag-graduate ako. Duha. Pero wag ko nang tanong kung galibot ko niya. Wag ko nang tanong kung kasuko niya na naman pinagayon. Because it is God. Ang pagpapatas kayo naman yung muna yan. Dapat din ako kung nang istudya. Oo na. Kapag-ratchet, ano ako kayo kung pastor yung kapatanong niya? Kung Christian po sa kuwan? Oo, napag-ratchet na ako po yung skalis. Nakatrabaho sa ipipark ng mga suto niya na naraw sa BSWD pa ba? Kuan. Pero yung duman ko makuhan na, masuko ba ko niya? Masuko. Di ba? Or dapat siya, di na ang tamo ba sa mungkot ka ng mga nagigil di ko alam na, wala na may, di na ganit na wala may hulaan niya, Christmas, Happy New Year. Pero wala, alam ko, baby, nasuko ko siguro siya na po. Hindi dapat yung wala. Kaya example lang na siya, i-emplo lang yung wala. Now, padayon ka, dito sa katapusan na, dito sa katapusan ko ng taas-taas na niya. Bisan ka rin sa mga pagkatong pangitabo sa atong buwan, sa atong year 2023, pero God is always faithful to us. That's why, by God's grace, ni agad ang taron. Amen! O, di ba? Kaya kung panagitan o dilipa o huwag patagi
care sa Ginoo. Siguro karon ang kadiris sa church. Diba? Wala ang kadiris sa church, but God loves us because we're saved. Diba? Luwas pa tali, tapasag na sa Ginoo, nasa natin mga masakit sometimes, pero hindi mo tapasag na niya. So, hindi nag-iapag na sa Ginoo. Ako, naka-absent mo siguro ng 1 year, siguro pastor, no? Okay, naka-absent mo ka ng pandemic. Kaya ako, hindi mo mamamaksin. Pastor, mamaksin man. Nag-absent ko ato. O, 1 year. Pero, because God loves me, hindi siya mo sa mga kaya, balik yun. Now, verse 13, muna na siya niya ang itawag renewal of hope and trust sa verse 14. So, magkakabasa sa basa na ng verse 14. Kagigan siya ang pag-yaw-yaw, pag-blame, pag-question sa Ginoo, na hinundun siya na nakapanidad na ang Ginoo ang Ginoo para niya. O sa verse 14, muna na higit mo the renewal of hope and trust. Now, panagkita rin na po ni Santos 2023. After 2023, na 2024 na hinuglunta po, yung nagkakaligyan mo ang Ginoo sa ako. Ang padayon na niya kong simba, analdan lang niya kong niya, kaya dapat na siya nangyayin mo na po. Now, 2023, kaya nabuhat pa rin niya mo, nabuhat pa rin natin na nagpadayon kita. This is considered as the renewal of our hope and trust to God. Na-renew na ito, panagkita rin hindi nato i-kuhan. Himoon sa 2024. I remember na kuhan ka na doon at yung istorya ba because of yung kay kuhan na i-close na ko yung wataro na devotional na ko about focusing on Jesus on 2024. Now, doon ako bukoy na nabasahan po ba nga nihingon kong yung member bitaw nga pastor o saan lang doon kaya pastor muhawa na po din sa simbahan pastor huwag ka na mawag ka na nabukoy na nihingon doon tanong wala ka pastor muhawa lang ang pastor kaya kita ako na ang pastor mabahin din ang pastor kaya sige chismis sa simbahan, kasi yung istorya, yung istorya na nila, kawahan mo lang yung simbahan. Niya, ako mo ba? Niya, napag-pastor, kanang mga lalaki po yung pastor, wakman mo sunod sa kabubutan sa Ginoo, sa imong ipangwali. Wakman mo sunod, pastor. O niya, naapag-iuman, pastor, kanang mali, pag-ipag-o, pastor, di, mali, doon ako ng simbahan. Ako, yan ang pag-ibig pastor, kaya napayubad, di tabang sa simula, di mata. Mau ba? Ah, sige, kung ano kayo kong isisyon, pero wagi yung panin mo. Maso na pastor, kaya kung ba, sa ding pagkakulang ka, upahawa din sa church, kaya pwede ba ka ulipot ka sa simbahan, nga pagpintin ka, kung maso ka po ng tubig, katulog ka rin po. Kunya, panahon na nga nagkwanta, nagwali ko o service na. Uy, pagbili ko, pastor, sige, pastor. Pero siguro, wali ko, sige na. Kaya kung hindi ko, sige na. Pagbili na. Di ka makalayang nagkaw. O sige, pastor, nakatagay eh. Punto ka magkwana, sugod na yun ang service. Paglakaw na niya, siyempre, kaya gusto na siya mahawa. Asa niya bukos? Di ba sa baso na ito, hindi ganito ako sige? Lagi na siya. Nang umat pa niya, libon ka tulog. Pastor, umana na kong libon, pastor. Nga, kung sa man, nai usik, kasi nai usik, awagin mo ang pastor. Kung ano yung konsentrate kami, gusto ang pastor na may usik, unya ka ron. Nakita ko ka rin mo itong mga sisters na ito niya, na nag-chismis. Wag pastor, wala. Okay, sa kung baso na tanaw, unya karon nakita pa ba ito niyong mga brad na ito din na nga wak makasunod sa panipastor? Wak po pastor. Katong mga nalit, ano mo? Wak sa pastor. Katong mga kuwan, katong mga wala ng mata, nakit ano mo? Wak po pastor. Kung mauna,
kuandiyay ang pag-andi niya ito sa simbahan, dilit niya ay tungkol ni Jesus. Kita ka mo ng baso, huwag kayo sin nga nilipot sa simbahan, huwag kayo nakita, because you focus your attention to your glass. Sama sa nasa Christian life, if we're going to focus our attention, if we're going to focus our attention to Jesus Christ, to worship Him, spirit and truth, pagsunod sa simbahan, dilit na ito lang kita. Diba? Although, tao naman na, di kita malingkari-kari. Nagtagihan, mag-cellphone-cellphone, isang ako. Okay, di ako sa cellphone, pero first, parang sabay ko na ito sa akin. Pumulik yan, kamis. Oh. Tinawag, this is reality. Kung yan ko paralitan, pero di na kayo tabi. May tapong niya sa ngayon ka na pagkat ko ng congregation, kasi layo na kayo, pastor. Niyari ko, Jesus, pabibigin mo ka na si Tuan. Ano ba? O, oh, masingin si Jesus. Katong isulting atong tawaran, ito siya ng Christian, kuno. Katong niya isulting, puros to tinuod. Ba, sayo ang iyang intention to go to church. Dili si Kristo ang iyang isulot sa church. Ang mga membro nakapokus ang iyang attention. Kaya ang mga membro iyang nakita. We have to change our focus. Sometimes, kaya iniinap po siya sa Pastor Ryan, ang mga tao na mabiya sa simbahan, dili si Jesus ang iyang hihangi sa simbahan. Ang mga tao na musulodin sa simbahan, nangita lang sila sa ilang kaluwasan. Kaya sige man sila sumutin, maginaw sa mawali, basta po, muabot ang panahon, maluwas na sila. Kiingnan nito na. So, in closing, are we going to focus our attention or our pagsimba na to Jesus Christ for 2024? Dili ba ka mag-focus lang sa itong attention because ano ito ang sila eh? Ito ang nabamog. Sige ba na dito? Oh, may dito kay Gamayra. Pwede ito kaya dayin man si Pastor Manayang Tides. Oh, so dili na ako. Ayaw nga natin nakuha ka na itong ganyang message karon. And in 2024, church na unity. Unity, isip ko na siya. Wala siya itawag na itong requisite for the growth of the church. Ang muta. You know, ang kalangin mo, Lord, thank you for using me to preach the gospel, Lord. Word, you know, ako ngayon mo sa kapalingin mo, Lord. Thank you, Lord, guys. Ito mong iyakan na kong message karon. Huwag mong inaapulo ng gabayin na mo as a pag-atubang na mong salahing hangit sa mong kinabuhi 2024. Lord, God, iglis ang pinong sipahan mo. Huwag ka ang tutuwag na kami na din ay safety sa mong dalan ng kapalingin. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat sa mensahe. Nga kurang to siya dito ako ka ng sitawa ganit. Nga natang sinala na mo sulay dito sa tuwang pag nabatay. Nabatay ka rin. Okay. Sitawa to? Temperature ba? Orang sakit ba? Orang temperature kita tahu sama tak apa tenglana, no? Kita so senamalam dong kita ku sa mensahe karo sa deliver ni Sir Bernard is kuan kana nagpahinom dong to nato ba sa ako lang servisyo kita sa pulong sa Ginoo. Mao gini sa kanu sa hinato kita mabati kung dili na ito makita sa gibuhat sa Ginoo. Ang ato lagi ganun ay katulungan ng mga pabor sa ato, no? Pero katong mga dili pabor sa ato, kung ganun ay hindi na ito makita, no? Kung hindi na ito ma... Dili ito na ito magsuon, mahatagan mo na itong kapagatong itong mga maayong utang ihimo sa Ginoo sa ato.
Nahinom na po itong isulti ni Sir Bernard Caron, di pala ko kayo na matutpan niya na nangayo o kurtsure, sa tubot to sir, nangayo kurtsure, itagaan mo ito. Oh, abin niya may sono. Ang ginawa kita, pinaglang daw mo sa ato, ha? Kay, agung kita na ako yung suwag kita kung kurtsure, ay muha mo. Mura, importante kita nga naging kaya sakto-sakto yung kumpala. Kay, ako bios may suwag, ako rin, may suwag na tubilan o ka na 500. Moabot man na siya may suwag o mga upat ka adlaw, di pa man ako ng hulog. Pero kaniya ko ang may suwag nga aras, tubilan ako ng 500. Mura, tunuran ko balik sa sidan may suwag, tubilan sa kat. So, ko na putyunin, kapag tinagkuhan na magkina. No, yan na ba? So, muna, blessing yun. Doon sa iyo. Sa iyo na magutay panglantaw ka na ko, pero hindi pa na'y kaya na to. Yan na ba? So, muna, panalangin. Tanang yun, nga mga butang mo ako sa tungin, nga panalangin. Sabi ninyo, may suno, na malanong ko ba? Ang kinipitong, kung singalan na ni, mga dili maayong butang na nakita mo sa atong palibot, magsukod pag yun ni, atong 2019. 2019, katunay pandemic. Di ba? Nahinomdong mo sa pandemic, pagkadagang na namatay, pero kita baka pasalanan kita na ko sa Ginoong karoon, ito 2023, buhin pa kita. Pero tinaganan na namatay. Mga pastor ang daan, pero tinaganan mga pastor na namatay. Muna nga kita, magpasalamat ang takos Ginoong kayo. There is butuan, daghan po kayo na ito sa to. COVID, sa 2019, ang doon nila nga. Daghan na ito sa COVID-19. Kaya na ako na ito sa vaccine sa COVID-19. Muna nga, katong 2019, nagsugod ang distraction. Pag-abot yung may soon sa 2020, na ay namatay nga, wala namatay tungkol sa COVID-19. Namatay kay naghiko kay problema kay wala trabaho tungkol sa COVID-19. No? Wala na ko, namatay sa COVID-19, naghiko. Pero namatay tungkol kay wala ang trabaho. Kaya wala na may trabaho itong mga higayon na. Pero kita nagsalamat ang lagos ino na itong karoon ng kita. No? Ang naako ko ay na ako na post mali sa Facebook. Inyo ba nang pamalan na kuanan ni Pluman nga dunay usa ka babae ba sa Facebook na niya ako nabasa parte ng ana kwarta dito mini sa Spain ni tabo Espanyol man to nga babae yato siya sa ospital kay naa day sakit siya nga stage 4 ba nga cancer ba. So pag ato niya dito ang nita ko ingon ang doktor pag istorya nga kaya nang, ma'am, ikasubukin ako, ma'am, pila na lang yung kaadlaw, ikan ka ron, hindi ikin na mapungan, mamatay yun ka, ma'am. Iingat sa doktor, ang babae ng iso, iyang gi-ablihan na iyang malita, perting punuha sa kwarta, ingat sa do, buhata ang kanan, para lang yun na, hindi ko mamatay, bayaran na mo, bayaran na ka, bisan magpila pa ka, million, akong ibayad din mo. Ingo rin sa pagsulti ang doktor, di kasubo na ako man, na gabalo ko, magkabayad ka, isang pila pa kamilyon. Pero di kasubo na ako, hindi ang network yun may mahimo para madugtungan ang iyong ginagawin. Hindi mo sa babae may suno, gilabay niya ang iyong porta sa dalam. Isa ka ko, ganyan yung porta, inyo nga na na. Kung sa'y kapuslanan niya ang porta, ganyan ay makadugtong sa iyong ginagawin. Abi ninyo minsan na po kayo na itong kapasalamatan sa inyo. Bahala ang taong kubre, bahala ang lahat na ibang kwarta, at least mga isulong ibawa na ito, na maayong panglawas, hindi na ikabay na bisan pagkila ng iyo. Kasi magmahal ka na, wala mo kung nga nakapag ipangayo sa inyo, o magkuhatagi sa inyo. Pero wala ka ba na ang isulong na ito, na-appreciate ba, na kinini ay maayo na itong panglawas na. Kinini ay kapas-gabas ko sa itong lawas, at least sa itong kalawasan. Kung pabayaran ni nato may suon, sa diretsyo ng pagkasulti, bisan pa nilin mo kalimutan, dili ni paigo ng ibayan para matagan kang maayong panglawas. Muna nila kong blessing sa Ginoo. Pero kung maayong ka o lawas,
Nihatagan dapat panalangin sa Ginoo nga makapalit pa sa imong kasing-kasing. Pagkatuwa sa heaven. No? Pagkatuwa sa heaven. Even the light of the Ginoo na. Pero, importante ito sa prayer. Namalangno ko, sir. Di ba nagmahay si David? Nagmahay si David ba? Nga nung mga napunta na din, ano nagmahay man si David? Kay si David mga iksuot, wala siya nakita sa ibuhat sa Ginoo o sa iyaha. Si David mga iksuot, inigtumura, hari na siya. Pero, wala niya mahinamdumi na sa dili pa siya hari, bata pa siya, ikuyugan siya sa Ginoo, pila ka buong uso, pila ka buong leon ang iyang patay ito sa kapatagan samtang nagbantay siya sa mga karniro siya kamahan. O nalimta niya na siyang bata nga pangidaron, siyang bata nga kahintan, nga wala pa siya itawag maisun o igok yung kusog, pero iyang napalukapa ang bantugan nga gitawag og champion sa gubat sa mga Pilistihanon nga mao si Goliath. Moto nga pag-abot na sa tumoy-tumoy sa imong gibasa sir, niyo sir na hinumdum ko karaang panahon. Kaya abibitaw ni mo may suon kung ato bitaw kanunay ato sa ako lang lang taon, no? Dili man ba yung ihimplo ang ibuhat ni David? May nalang gani mag-suon kay na-reverse niya ba ang iyong panguna-una? Kay kita ba? Sa akong panglantaw, no? Bisan pa bitaw kung sa idangata na to, dili ba gina to ang ay mahay-mahayan ang Ginoo? Dili gina-mayo na to, naway-awayo ng Ginoo. Kay maulang gina, kung isulti po ni Sir Bernard, bisan pa kung sa idangata na to, dili makuhaan ang pagka-Diyos sa Ginoo. Dili makuhaan ang pagka-Diyos sa Ginoo. Muna nga, pasalamat ko dako nga bisag ingon-ani lang ta, pero nalipay, magkalipay kita din sa Ginoo, bisag dili kita, dili ta, dagan kwarta, magkalipay kita sa Ginoo, kaya hanuman, buhi pa taro. Gawas pa ka na, naatay paglamo sa langit. Nga, kung mubiyak na ni kalibutan na, di kita mo itong impirmo, kanang itong dako ng paglaong. So, sa dipataw mo ito sa pag, mag-awit matag sa kalawin ito na, no? Sa dili pa tama gisuon mo ato sa naay bersikulo ko na akong basahon ako ipaambit sa inyo kini sa dili ta sa Hebreano, no? Kay si David bitaw mo gisuon ano man nga nagatilaw siya o dili diaw nga ano man kasulti man si iyong anak. Tungkol kay si David may suno, nakatilaw siya ang kulata. Nakatilaw siya may suno, bilipi ako po na problema initumura tungkol kay si David may suno. Gising na ni muna nga iyang anak si Absalom. Itinguma si Patyo. Kay kini mag mga suno nga katulik ang teksto na dibasa ni Juanwood, ni Sir Bernard. Ang problema nga biakot ni David at itumura, maunga siya nakalayas gikan sa trono kay gigugpod siya ato maigsuon ni Absalom nga iyang anak. Unya giingnan niya si Moab na iyang general, iyang kinikita ko commanding general sa iyang kasundaluhan nga ayaw patya ang akong anak. Karon maigsuon kay si Moab nagkauban sa mga panon sa sunda mga kasundaluhan, nakit-an man nila maigsuon si Absalom ang iyang liog nasangit sa tugas. Ang ibuhat ni Absalom ni Moab mga Isun, iya bitaw gipana, gipatay yun niyo ang mga Isun si Juan, si Absalom. Mautong na pagpauli nila mga Isun, ibalitaan niya yun niya si David, nga patay na ang iyang anak si Absalom. Matuhilag siya, ay patihilag niya. Kaya nga no, bisan tuon mga Isun si Absalom, mirimildi siya ang amahan, igukod niya ang amahan, ibugtaw niya ang amahan, kay gusto niya ang patyo, kay ilugon ang iyahang trono, ilugod ang iyang pagkahari. Pero mga Isuon, na-realize kayo mga Isuon kung gihapon ni David
nga ang tanan nahitabo sa kinabuhi, bunga to sa kabuang. Oh, bunga maputo, resulta mo to sa binuhan. Isa yung nanay mo lang magsuon nga si Uriah na matinudan ang sundalo magsuon iyang gibahon sa gubat kay iyang giilong ang asawa nga si Bathsheba. So katuloy gibuhat niya magsuon tungod kay si David pinangka kay sa Ginoo. Iguyugan mo siya sa Ginoo. Grabe kay siya mo dahil sa Ginoo. Grabe kay siya mo pasalamat sa Ginoo. Sa bata pa siya moto magigan sa pagka gikan mga isun sa pagka magbalantay sa karnero na himong hari sa Israel. Gano man, kay sa pagsupport niya mga isun, pwede kabuutan si David. Karoon tungkol siya kabuutan, ipahilo na siya sa habang na posisyon. Pag dito na sa dato na posisyon, turniyo ang utok, nag-abusar man sa iyahang pagkahari, ang iya matinud-anong masundalo, ilugag asawa. Kaya nita mo kay Saul, si Juan, si David, ni kuli sa palasyo ug nagpaharuhay kay di kapoy sa gubat kay dito magdito sa gubat dito sa balkon ni naglikod-likod karon may suod kay sa silingan nila sunda ang si Bathsheba may suod asawa sa iya sinaligan niya sa mga sundalo iya magina niya sa kuha ana kaya na dadan na diri mo toy sala niya mo na mga kristohan kita karon sa itong kahimtang dili pa kayo ta matawag nato nga agunda dagaya ang atong kinabuhi utang kita sa Ginoo pero bantayan nato ang igsuon nga kung iblis na ganit ka sa Ginoo ikinahanglan hinungduman kanunay nato ang gibuhat sa Ginoo mao man ni na mao man kun ni ang problema ni David wa man ni hinungdum ay ni unsa siya sa una magbalantay ng si Kerniro sulukuon ra siya sulukuon siya sa amahan pero itumura na himo siyang hari sa Israel, wala niya muna ang giyot sa pagpagkikuban sa Ginoo. Muna ang karong magsuon, ang sekreto di ay para na ang sekreto sa kinabuhi ng Kristuhano para nga dinita itugyan sa Ginoo sa kamot sa kuwan, sa kaalawutan o inunta sa mga pagsulay o kalisod sa kinabuhi. Muna ang kanunay ang ginatong hinumduman ng sa kinabuhan sa Ginoo sa kinabuhi sa milabay mga tuwing, sa milabay mga adlaw. Muna ang magsuon ng tugi ikuan ka nunay sa akong mga anak. Ginara ko sila ng lumi sa una. Kurun sa atong gigikanan na sa una, nga akong naganita o kuwan. Mukha ko na ito o kanyang niyang lubi. Kaya na akong ito'y lubi inirikod. Sa una, nung lubi ninyo, nga kung naanagani ka na nga adobo nga tangkong, di pa magpanilang na ka kayo, hindi na kayo nalika. Karoon, kung sa iyo ito, paglantaw kami sa ramisa, kuwan ito, gulay ra. Buor din na yun ito sa kinimiang kuwan, maksin, o dito sa kudpanda. Buor din na yun. Nagin na lang ko sila na hinumdumi, kundi sa atagikan. Dili mayo nga magpasagad ka. Kaya naman, ang mga sakit, mga iksoon na grabe kayo, gikan sa mga pagkaon na nindot kayo. Kung nindot ang inyong pagkaon, nindot sa kapag masakit. So, kung na, itunduman na ito. Kung sa gibuhan, sa gibuhan, sa itong kinabuhi. Okay, so, ato na karoon sa pag-awit. Mag-awitan sa dilipatan mo ato sa mga pag-awit. Awitan sa kalawitan. Amen. Sa atong mga himna, kapag ito mga himna sa hymn number 20, Much Shall Cover Their Just a garden, the Lord.
kung ano pa ta? Tama po ba? Ay. Sa magkanghan, tapos ko naman yung mga pagitagatan. Okay, sige, malingkod mo rin. Okay, manta. Makipanguling ka naman. Sige, may son, atong ginumduman ng ato ang mga alampuanan. Salamat ang datos ginuuno kay yun ay mga pag-ampo nga itubag sa ginuong ito. So, si Juan, Sister Sheila, kumusta man tayo ang imuhang pagkina, ay, iyon na siya. Kumusta man ang imuhang paglawas tayo. Thank you.
a time in your life when you feel so empty and alone. You feel that life is so unfair for you to feel this all alone. A lot of struggles and disappointment coming your way. You don't even know how to face tomorrow. Gets heavy and you cannot bear the weight. Sometimes you keep on giving up when you're losing hope. You ask a lot of questions why your life goes this way. You don't even know how to face tomorrow. Things, but seems like you're always wrong. You don't even know how to face tomorrow. Hallelujah.
alas sa imong katawhan, alas sa imong hanan. Ginoso ko na kampo kani mo Ginoong Dios sa panimalay ni Sir Christopher og ni Ma'am Angel. Dios ko ka tabo ni ni Ginoong Dios sa manang puso sa imong balaan ng tulong. Imo sila ni pagkanak og ipagkatawo. Iha imo sa pagkat sa imong grasya. Kung ako na nagpasalamat sa imong Ginoo, kami mong pulong at itisok sa ilang kasing-kasing, inong kapalagasin na sila inong sa pagpangalaga ng inong Kadasi, kalimpas, kalagad, kalimpas.
Sang ngalanmu, my God.
elders over there.